Peace, alis go, may death threat. Kapag sinisiwalat ang mga taong tumutulong sa kanyang pagtakas, mga kababayan, halika't panoorin natin ang bidyong ito tungkol sa pag-imbestiga sa pagtakas ni Alice Go at sa mga kasabwat nito. Tatanungin kita, sino ang nag-impluensya sa'yo na tumakas ka ng Pilipinas? Your Honor, for that question po, may death threat po na nangyari po dyan sa issue po. Ayaw ko po sana talaga pag-usapan po sa public. Kung ayaw mong pag-usapan sa public, tinanggihan mo kanina yung offer sa'yo ni Congressman Dan Fernandez na magkaroon tayo ng executive hearing. Regarding po kasi doon, Your Honor, finailan po kasi ako ng Monday po ng immigration case po. Kaya better po sa court ko na lang po anuhin. Mayor Alice, sinabi sa Senate na mayroong isang dating chief PNP na tumulong sa'yo para makaalis ng Pilipinas. Totoo ba yun? Hindi po yan totoo. So hindi totoo yun na mayroong dating chief PNP na tumulong sa'yo tumakas. Kung hindi yung dating chief PNP ang tumulong sa'yo tumakas, sino ang nagtumulong sa'yo para makaalis ng Pilipinas? Your Honor, yan po yung na-mention ko po na may death threat po. Kaya ayaw ko po pag-usapan po sa public. Saan natin pwedeng pag-usapan to? Kung ayaw mo din ng executive hearing? Mr. Chair, Your Honor, regarding po dun sa na-file po sa akin ng cases po na immigration, I invoke my right against self-incrimination po dun. And regarding naman po dun sa tinanong nyo po sa akin regarding sa death threat po, pinag-usapan po namin ng lawyer, i-consider po namin yung sa executive session po na i-reveal po. Okay, salamat Mayor Alice. Mayor Alice, sino ang, kung walang tumulong sa'yo na ex-GPNP, pwedeng malaman namin sino ang nag-encourage sa'yo o nagbuyo sa'yo, kumumbinse o nagbigay ng payo para umalis ka ng Pilipinas? Your Honor, for that po, yan po yung pinag-usapan po namin ng lawyer po kanina na sa executive session po. If ever so, po na mag-grant po kami. So kung ganun, pumapayag ka na magkaroon ng executive session tayo. Mr. Chair, paalam po ako ulit. Makausap ko po ulit yung lawyer po. Mr. Chair, Your Honor, regarding po doon sa magiging safety concern ko po, opo, kung mapagbigyan po ako sa executive session po, I'm more than willing po. Mr. Chairman, just a short interjection with yes, the go intelligence. Ahead, sir. Tom, let's go. So you're asking now this committee to have an executive session with regards to the person that helps you for your escape? Mr. Chair, since regarding po dun sa safety ko po. Kaya nga, tinatanong muna kita. Kasi Alice Go, alam mo, kung walang bas-bas, yung sasabihin mo sa executive session, mas lalo kang magka-problema. Kung walang saysaya, kung walang weight, walang bigat, baka si Duan Ren Wo na naman yan. Baka yung pangalan na binigay mo sa Senate. Your Honor, wala po akong binigay na ganung pangalan po sa Senate po. Wala kang binigay na pangalan, so ibibigay mo dito sa amin. Wala po akong binigay po na hindi, pangalan po na muna, mention niyo po. Bibigay mo dito sa amin. Your Honor, kailan po ba kausapin ko po yung lawyer po? Hindi, tanong ko lang, tinanong na kita kanina eh. You're asking for an executive session, di ba? Now question, vital ba yon? May bigat ba yon? Baka mamaya, ang sasabihin mo lang naman is, wala rin kwenta. Masa, didinan kita. Doon mismo, pagbalik dito, pakontento kita. Oh, because you're using our time here.
Hindi. Siguraduhin mo muna. Sigurado ka pa? Baka mamaya, sinasabi ko lang sa iyo, kasi if we grant that executive session na you're asking, dapat sigurado ka. Sigurado ka ba? Your Honor, if ever po na mapagbigyan po ako sa executive session po, sasabihin ko po kung bakit po ako nagkaroon po ng death threat at paano po nangyari po yung question dito, sino? Ang tanong kasi kanina, sino? Mr. Kasi Chair, yung death threat, kasi sa totoo lang, Alice Go, kung nagsasabi ka ng totoo, you're a former mayor, dinaya mo na nga kami, in short, wala kang tiwala sa gobyerno. With regards to your security, dito sa House of Representatives, 100%, Chairman Barbers will ensure, make sure that you're secured in the House premises. Wala ka ditong problema. Ang dami na namin ditong nakakulong ngayon. Yes po, Mr. Chair. Ang concern ko lang po, Mr. Chair, after the session, after matapos po nitong hearing, paano naman po ako? Kaya hindi po ako makapagsabi po sa public. You're a former mayor. Diba? You take your oath. Diba? To the Republic of the Philippines, and now you keep on insisting that you are a Filipino citizen. You're the mayor. Now, takot ka sa threat mo? Takot dahil sa threat? So you're not, you do not believe? In his government? Mr. Chair, masyado pong mataas at masyado hindi nga, pero okay. O bakit okay ka ngayon sa PNP Custodial? Bakit okay ka? Oh, bakit okay ka doon sa PNP Custodial Center? Question of threat. You invoke your right to self-incrimination? Hindi po, Mr. Chair. Hindi nga, tinatanong nga kita eh. Again, last lang to, ayaw ko na pabain kasi I'm using the time of kung ganito na lang po. Again, I will just ask you, sa executive session ba, importante, vital, at totoong sasabihin mo? Kasi kung sasabihin mo na naman sa amin, yung katulad ng story, doon sa boat, pagdating sa Malaysia, mamaya tatanungin pa kita, kasi may tinanong kanina, yung isang member dito, tapos sabi mo, wala, wala, puro ka wala. O ngayon, ang question ko, balikan ko lang. Sigurado ka ba na pag nag-executive session, sabihin mo yung totoo? Your Honor, yes po. Sigurado ka? Your Honor, you will name names? Yes po. Hindi in check? Foreigner po. Oh, foreigner. Baka na-contempt na nga namin dito yun eh. Nagtatago na. Diba? Foreigner. Eh, paano gagalaw ang foreigner dito kung walang, ano, walang connivance in collusion with the local leaders or officials in a government agencies? Eh, wala. Mr. Chairman, insik na naman sasabihin niya. Wala. Insik lang ba sasabihin mo? Foreigner? Sagutin mo ako, Alice, go. Your Honor, foreigner? Wala kang sasabihin na local? Wala naman pong local. Oh, di wala, Mr. Chairman. Di request sa at dating PNP chief, muntik nang idinawit ng Quadcom investigator. Wika nga ni Stila Kimbo. Let's stick to the plan. Sadya ba itong pamumuluti ka? O may katotohanan ba? Ikaw, mga kababayan, ano sa palagay niyo? Please comment your reactions at maraming salamat sa inyong panonood. God bless at all.